Hi guys and welcome back sa video natin ngayon. Pag-uusapan natin ang ilan sa mga kakaiba o weirdong mga batas dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Batas, isang pinagsama-samang palatuntunan na ginawa upang sundin ng mga tao. Ito ay upang mapanatili ang kalinisan, kapayapaan at kaugalian ng mga mamamayan na nakatira sa isang bansa. Ang bawat bansa ay mayroong iba't ibang palatuntunan at kung sino man ang lumabag dito ay maaaring patawa ng kaparusahan. Ilan siguro sa mga batas na ito ay ang pagnanakaw, pagpatay, pagputol ng mga puno at marami pang iba. Araw-araw ay tsak maraming batas ang nagagawa sa manlupalop ng mundo. At sa mga batas na ito, hindi maiiwasan na may makalusot na kakaiba o weirdong batas na mapapaisip ka na lang kung ano ang nasa isip at bakit naisip ng kung sino mang umisip nito na gawin ang batas. Halimbawa sa isang estado sa Estados Unidos, sa Georgia. Sa Georgia ay bawal mong ilagay ang apa ng ice cream sa iyong bulsa tuwing Linggo. So ibig sabihin, pwede mo lamang siyang ibulsa tuwing Lunes hanggang Sabado. Bawal mo ding bigkasin ang Arkansas with S ang Arkansas kahit na ang palatitikan nito ay A-R-K-A-N-S-A-S. Ang basa dito ay Arkansas. Bawal ang pag-mispronounce sa kanilang estado. Alam nyo, hindi naman sa pagmamalaki ano, pero bilang isang Pilipino, magaling akong sumunod ng batas sa loob at labas ng Pilipinas. Alam nyo, mabusisi kung binabasa. At iniisa-isa, siya ay isinilang sa lugar na kung tawagin ay Little Rock sa lugar ng Arkansas. Teka, abay, kaibigan, wala namang ganyanan. Nakita mong nagpapabango ko ng pangalan sa mga manunood, eh, bigla kang may entrada. Huwag mo ipapasok yun. Sa atin lang yun. Ngayon, mabalik tayo. Pasensya na kung medyo napahaba at ang dami ko pang sinasabi. Hindi lang ibang bansa ang may ganitong uri ng batas. Dito rin mismo sa Pilipinas ay mayroon tayo. Di ko nga lang alam kung magiging proud o ano, pero simulan na natin. Una, Article 15, Family Code. Nakasaad sa batas na ito na ang sinumang magkasintahan na nagbabalak magpakasal mula 21 hanggang 25 ay kailangan munang humingi ng parental advice sa kanilang mga magulang. At kung wala ka ng mga ito, hindi ka bibigyan ng kung tawagin natin ay marriage license. Pangalawa, Republic Act 8353. Sa batas na ito, maaaring mapawalang sala ang isang nanggahasa kung ang ginahasa ay papakasalan ang gumahasa sa kanya. Sa madaling sabi, bakit mo papakasalan ang nanggahasa sa iyo at bakit ka gagahasain ng papakasalan mo? Ewan, hindi ko alam at hindi ko rin maintindihan. Pangatlo, hindi ko alam kung makukonsider ko itong weirdo pero karagdagang kaalaman na rin na maituturing. Sa Article 247 of Revised Penal Code Act 3815, kung ikaw ay legal na kasal at naaktuhan mo ang mister o misis mo na nakikipagtalik sa ibang tao at dahil dito'y napatay, nasaktan, napinsala mo siya o ang kanyang kinakatalik ay maaari kang maabsuelto sa krimen o mapatawan ka lamang ng mababang parusa. In short, pwede mong patayin ng dalawa para magsama na sila sa impyerno. Hindi biro lang. Ito lamang ay batas pang tao. Iba pa rin ang batas ng Diyos. Amen? Pang-apat, Omnibus Election Code, Batas Pambansa, 881. Kung ikaw ay tatakbo sa halalan at sakaling ikaw at ang kalaban mo ay parehong-pareho ang bilang ng boto, ay maaaring idaan sa drawlots gaya ng toss coin kung sino man ang maluluklok sa posisyon. At sa totoo lang, may gumawa na nito. Ito ay sa lugar ng Mindoro. May dalawang kandidato noon na tumatakbo bilang mayor at nakakuha ng parehong 3,236 na mga boto. Unang dumating sa munisipyo ang kandidato na nagngangalang Marberic Ferraren, nakasimangot at kitang-kita mo ang gigil sa kanyang katunggali. Ilang saglit ang lumipas, naghihiyawan ang mga tao pagdating ni Boyet P, ang kalabang kandidato. Nagkatinginan ang dalawa at sa gitna ng munisipyo ay mayroong malaking mesa. At habang hindi inaalis ang tingin sa isa't isa, lumapit ang dalawa at unti-unting bumunot si Marvic Ferraren ng hindi baril, kung hindi piso. Ano ba yan? Bakit? Ano ba yan? Ba't ganito ako magbasa? Kaka-alias series yan. Ayan tuloy. Hay nako. Basta nagkausap ang dalawa at sa uli, nanalo sa toss coin si Marvic Ferraren. Tinanggap naman ito ni Boyet at silang dalawa ay nagkamayan. Sports lang. Panglima, Anti-Squatting Law, Reappeal Act of 1997.
Hindi ito yung ginagawa pag nag-exercise ha. Nakasaad sa batas na ito na ang pag-i-squat o pagiging squatter ay hindi itinuturing na isang krimen. Inamyendahan o pinalitan ito ang naunang batas na may tawag na Presidential Decree 772 na noon ay nagbibigay ng parusa sa mga squatter. Pang-anim, Article 133 of Revised Penal Code. Sa batas na ito, maaari kang makulong sa panggugulo sa isang idinaraos na misa. Halimbawa dito, ang ginawa noon ni Carlos Celdran na nakulong dahil sa quote-unquote offending religious feelings. At ang parusa dito ay 3 buwan hanggang 1 taon at 1 buwang pagkakabilanggo. At ang pangpito natin ay Article 287. Dito sa tingin ko ay marami ang makaka-relate. Medyo hawig ito sa Anti-Bullying Law Act of 2013 kung saan ang tinutumbok niya ay yung mga kabataan. Sa batas na ito nakasaad na kung may tao mang laging nangiinis sa iyo o nakakapagbigay sa iyo ng kung tawagin natin ay substantial emotional distress o labis na sakit ng loob ay pwede mong idemanda at ang maaaring parusa rito ay 500 hanggang 5,000 piso o parehas. Aha! Saktong-sakto ito sa girlfriend ko na wala nang ginawa kung hindi magbigay ng stress at sakit ng ulo sa akin. Hindi, biro lang. Love you. Pangwalo, ang Republic Act No. 3553 o Anti-Panalo. Sa mga nagbabalak mag-ala Robin Hood dyan, ay huwag nyo nang ipagpatuloy dahil may batas ang Pilipinas para dyan. Nakasaad sa batas na ito na ang sino mang may daladalang pana ng walang kaukulang permit galing sa munisipyo ay maaaring maparusahan ng hindi bababa sa 30 days hanggang 6 buwang pagkakakulong. At ang ating pangsyam, the Anti-Planking Bill. Napakabilis ng panahon ano? 8 taon na pala ang nakalipas noong sumikat ang pagpa-planking. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ang planking, well, dapa. Dumapa sa hindi dapat dinadapa ang mga lugar o sa hindi inaasahang mga bagay. Ito ay naisip ng isang congressman noon para matigil ang mga pagdapa ng mga tao habang nagpo-protesta. At ang ating pangsampu, Anti-Dilt Bill. Maaring hindi ito nais sa batas pero ito ay isinalang para maging ganap na batas. Ang Anti-Dilt Bill ay nasa loob ng House Bill 4509 ng Mabuhay Party List. Nakasaad dito na ang sinumang tao na magkaroon ng dildo o anumang bagay na ginagamit sa ibabang bahagi ng katawan ay maaaring makulong at magbayad ng higit sa 30,000 piso. Let that sink in. Hindi ko alam kung ano ba ang rason kung bakit gustong gawin ito na parang ayaw ng gobyerno na maging masaya ang mga tao. Well, wala naman silang niyuyurak ang pagkatao at ay, ewan, hayaan na lang natin. At dyan matatapos ang ating 10 kakaibang batas dito sa Pilipinas. Pero hindi pa tapos ang video. Ito ang video pagkatapos ng video. Sa parting ito magbabasa tayo ng ilan sa mga komento galing sa nakaraan nating video. Una, sabi ni Bernard Mendoza III, always listening sa office habang nagtatrabaho. Bawal kasi mag-sipi kaya para-paraan lang. Kinig mode na lang while low bright sipi. Hahaha. Paborito ko yung The Great Escape, MacArthur, Nutriban at mga gangster sa Pilipinas. More video to come at pa-request na din yung General Luna at Andres Bonifacio. Maraming salamat kaibigan pero ingat-ingat lang ha, unahin mo pa rin ang trabaho mo. Mahirap na baka mapagalitan ka ni boss. Una, salamat kaibigan sa walang sawang suporta at sure gagawin natin ang mga request mo sa mga susunod nating video. Ingat ka kaibigan. Galing naman kay DJ Orlando. Guys, trivia, si Papa Jack, itong narrator na ito. Thank me later. Pasensya na kaibigan pero hindi po ako si Papa Jack. Simpleng YouTuber lamang ako na may hangad na makapagbigay ng kaunting kaalaman sa inyo. Pero salamat na rin at nadikit ang pangalan ko sa isa sa pinakamagaling na DJ dito sa Pilipinas. Salamat sa comment mo kaibigan. Ingat-ingat. Kay Ann Valdivieso naman. Next video naman sa likod ng mga katagang, give me 10,000 Filipinos and I shall conquer the whole world. Sa tingin ko kay MacArthur ito, no? Salamat sa komento mo ha. Totoo nga nakakagalak masabihan ang lahi natin ng ganito lalo pa kung manggagaling kay General MacArthur. Pero sa kasamaang palad, walang matibay o reliable source sa internet na nakakapagsabi na totoo nga na sinabi niya ito. Karamihan sa mga nabasa ko ay sinasabing ito lamang ay hoax o walang katotohanan. At kung sinabi man niya ito, hindi literal na 10,000 na mga Pilipino lang ang kailangan niya para manalo sa gera. Para sa akin, kung ako ang tatanungin, siguro nagamit ang mga salita na ito para lamang ma-boost ang moral ng mga Pilipinong sundalo noon. Parang fake news noong araw. Maraming salamat po Ma'am Ann. Galing naman kay Farima Elias, gandang hapon sa lahat at kay Sir Kaalaman. Well, magandang hapon din.
gabi o kung anumang oras mo ito mapapanood. Huwag mong pabayaan ang sarili mo at lagi kang mag-iingat. At ang ating panghuling komento naman ay nanggaling kay Choco Echo. Sino nakakakilala? Kay Claro the Third. Ako kaibigan, kilala ko siya. At isa rin siya sa mga kaibigan ko. Kaya shoutout sa kanya. Subscribe din po kayo sa channel niya. Maganda po ang content at nakakadagdag din ng kaalaman. Ingat ka kaibigang Choco. Kung gusto nyong ipagpatuloy ko ang pagbabasa ng comment, pwede nyo pong ipahayag ang inyong sagot sa pamamagitan ng pag-comment sa ibaba o pagsagot ng poll na lalabas sa taas ng inyong screen. At ayun, kung ikaw ay nabitan sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye!